Itong 10 piso na hawak ko ngayon mga ka-Virtusyo ay pang-apat sa 10 piso na commemorative coin na nakolek ko po. First na 10 piso na meron po ako dito na commemorative coin ay EDSA Revolution. Next po ay Apolinario Mabini. Susunod naman ay si Andres Bonifacio. At ang meron ako sa araw na ito na commemorative coin din po na 10 piso ay si General Luna. Ayan. So ito ay pang-apat sa 10 piso na commemorative coin na meron po ako as part of my collections. Ang commemorative coin na ito mga ka-Virtusyo ay binili po ng inyong lingkod nang medyo mababa lang po ang presyo. Pero nung tinignan ko po ito sa Lazada, libo-libo pala ang halaga po nito. So wala pang 1,000 po ang pagbili ko ng coin na ito. Pero nung tinignan ko siya online, libo-libo na pala ang halaga po nito. Kung magkano, sasagutin natin yan maya-maya lamang. Tignan natin closely ang coin na ito. At ang character natin sa commemorative coin na ito ay si General Luna. Tignan natin closely ang coin na ito. As you can see, bagong-bago pa po yan, walang gasgas. Newly issued from the BSP. Tignan po natin ang designing logo na nakasulat. Dito po sa itaas, ang nakalagay ay Dangal Tapang Dignidad, which describes po ito kay General Luna. Tapos makikita natin dito sa may ibaba ang bagong logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos makikita po natin ang ating hero sa commemorative coin na ito. We have Antonio Luna na nakasakay ng kabayo. Kasi si Antonio Luna ay isang general ng sandatahan po natin sa Pilipinas during that time when we fought against the Americans. May mga additional features din po na meron po dito sa harapan na makikita po natin. Ito ay libro at pluma. Tapos ito ay parang kasabihan yata ni General Luna. Ito nakasulat dito sa itaas. Tapos ito ay parang maliliit na sulat din po ito. Hindi na po siya klaro. Hindi na natin mababasa po yan. Basta kasama po yan sa disenyo sa harap ng commemorative coin na ito. Tignan naman natin ang likod na bahagi. Nakalagay po dito ang Republika ng Pilipinas. Tapos makikita po natin ang value sa Philippine currency ng commemorative coin na ito. 10 piso. At ang pinaka dakila na nandito sa gitna ay si General Antonio Luna. Yan, si General po ito. Tapos nakalagay pa dito yung lagda niya or signature. So ang coin na ito ay bagong-bago pa lang, walang gasgas. Kahit tignan natin yung mga edges, kumikinang pa po siya. Newly issued po ito from the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ay commemorative coins, 10 piso na commemorative coin at ang hero natin na pinaparangalan ay si General Antonio Luna. Next natin na pag-uusapan dito ay ang presyo naman. Ngayon sa presyo po nito mga kaibigan, very timely at mataas po ang bentahan po nito sa Collector's World or sa market. Bakit? Dahil ang character kasi na meron po tayo dito ay masyadong sumikat sa huling 3 taon hanggang ngayon. Dahil nga po, ginawan siya ng movie, si General Luna. At yun ay nakaka-epekto din sa commemorative coin na ito, lalo na sa mga nagko-collect ng gantong klase ng commemorative coin. Sikat na sikat po ang ating national hero po dito at tamang-tama talaga itong nakasulat dito na 3 katangian that describes him.
dangal, nakikita po natin yan sa movie, tapang, lalo na at si General Luna ay sugudang ng sugod po talaga. At sabi po nila sa mga historian, wala po siyang naipanalong laban against the Americans. But it doesn't mean na kulelat ang national hero po natin. At ang pangatlo po na nandito ay Dignidad. Dignidad. Because he fought for the dignity of the Filipino people. If you can open Lazada or Shopee at makakita po kayo ng gantong klase ng coin, General Luna, makikita nyo po na ang presyo po nito ay hindi na po bababa sa 10,000. Naglalaro po to 10,000 to 20,000 ang bentahan po nito sa market. Alam po ng mga collector dyan. Ayan. Makikita nyo po ito sa market, lalo na online. Ang bentahan po nito ay hindi na bababa sa 10,000. 10,000 to 20,000 na po ito. Dahil nga po, ang character or national hero na meron po tayo dito ay sikat na sikat. It affects the commemorative coin. Lalo na itong si General Luna. Kumbaga, nagiging mataas ang demand sa commemorative coin na ito. So nakaka-amaze po mga ka-Virtusio ang presyo po pala nito nung na-discover ko siya online. So binili ko lang po ito ng medyo mababa po ang halaga, wala pa nga pong 1,000. Pero mabibenta ko po ito ng mas mataas, 1,000, as I told you kanina sa presyo. This will stay for me for a while muna. Ito ay pagawan muna ng papers, tapos i-preserve ko na ito. Tapos maghihintay po ito ng buyer kung sino man ang willing na bumili po nito. And at the same time, mangongolekta pa rin po ako kung meron man sa inyong meron na tulad nito na commemorative coin. Kaya kung meron man kayo, i-message nyo po ako. Okay? So, meron akong 4 na 10 piso na commemorative coin. This time, ang meron po ako ay si General Antonio Luna. Yeah.